Okay, so good day everyone. Now we are on the application of systems of nonlinear equation. Kenji, ay meron na si Kenji. Learning outcomes: at the end of the lesson, the learner is able to solve situational problems involving systems of nonlinear equation. Okay, for example, one. The screen size of television sets is given in inches. This indicates the length of the diagonal. Screens of the same size can come in different shapes. Wide screen, TVs usually have screens with aspect ratio of 16 by 9, indicating the ratio of the width to the height. Older TV models often have aspect ratio of 4 by 3. A 40-inch LED TV has screen aspect of ratio 16 by 9. Find the length and the width of the screen. Di ba yung mga nauso ngayon na LED TV? So, para makuha mo yung talagang size ng TV, yung length and width, so ginagamitan siya ng ratio aspect or aspect ratio. Kaya ngayon, usually, ang mga nakikita natin ay 16 by 9 or yung mga old TVs natin before, 4 by 3. So ngayon, ang mga latest na ay 16 by 9 and so on. So makikita yung kanyang length and width dun sa kanyang diagonal. Okay? So ang question natin dito, find the length and the width of the screen. So let W represent the width and H represent the height of the screen. Then by Pythagorean theorem, we have the system. So, magiging system natin ngayon ay W square plus H square equals 40 square. Kasi yung 40 doon nakalagay, 40 LED TV screen. So, pag ginamitan natin ng anang Pythagorean, kasi magiging Pythagorean siya, di ba? So, we have, evaluate natin ito. So, magiging W square plus H square equals 1,600. Yun yung result ng 40 square, 1,600. Okay, next. So, kuhanin naman natin yung ratio. Di ba, ang ratio natin, ang ratio aspect natin ay 16 by 9. So, pag kinuha natin sa W over H, magiging 16 over 9. Then, solve natin sa H. Gagamitan lang siya ng tinatawag natin na proportion. Okay, so proportion lang yon. So, mangyayari ngayon ay cross product mo lang ito. Diba? Cross product mo lang. So, magiging 16H equals kabila naman ay 9W. Yung target natin ay yung H. So, H equals 9W over 16. Yan. Kaya ito na yun. Oh. Next. Continue natin. Para naman dun sa Pythagorean, yung WH or W square plus H square equals 1,600. Substitute natin directly yung ating nakuhang H. So, direct substitution lang. Yan. So, W square plus instead na H, gamitin natin yung 9W over 16 square equals 1,600. Para ma-eliminate na natin yung H. So, matitira na lang ay W. So, we can solve it by W. Okay? So, manipulate ang 9W ay magiging 81W square at ang 16 square ay magiging 256. So, bring down W square, bring down 1,600. Then, solve for W. Ang target natin ay solve for W. Okay? So, at this time, so magiging, pag in-add natin itong W square at yung 81W, so, ang mangyayari lang doon ay LCD natin ay 256 kasi ito ay over 1. Yan. So, multiply 256 to
W square plus 81. So 256 plus 81, makukuha natin ang 7, 13, carry 1, 3, 3, 7. Ayan, kaya nagkaroon ng 337, 337 W square. Galing yun dito. Manipulation lang. Okay? Then over to 56 equals 1,600. Then since ang W natin ay naka-square, so to eliminate the square, gagawin mo lang ay left and right side square root. So ma-eliminate na yung W. Magiging square root na siya. Then, ito naman, kung saan nakuha ito ay cross product yun ng 1,600 and 256 yung dalawa. Okay, so nag-multiply sila. Yan, ang galing yun sa 256 times 1,600. So, ang result ay 409,600 all over 337. So, pag kinawa natin ang kanyang square root, ang square root nito ay magiging approximately 34.86. Yun yung para sa W. Na yung W natin, yun yung tinatawag nating width. Okay? Next. Susunod naman ay kailangan natin kuhanin yung height. Since the W or the width is 34.86, then for the height naman, gamitin naman natin yung ating nakuha kanina na height is equals to 9W over 16, yung kanina sa proportion. Okay, so direct lang natin substitute yung W. Kaya magiging 9 times W, 34.86 all over 16. So, pag minamanipulate natin ito, magiging 19.61. So, ang final answer natin, therefore, a 40-inch LED TV with aspect ratio of 16 by 9 is about 34.86 inches inscribed width and 19 or inscribed wide and 19.61 inches high. Okay, so yan ang kanyang magiging at tinatawag natin na result. And that's the answer. Okay, so example number 2 of real life context system of nonlinear. From a circular piece of metal sheet with diameter 20 cm, a rectangular piece with perimeter of 28 cm is to be cut as shown. Find the dimension of the rectangular piece. So ito yung ating nakikita ngayon yung example natin. Circular piece of metal, then magkakaroon ng cut off a rectangular piece na meron siyang perimeter na 28 cm at yung diameter ng circle naman ay 20 cm. So, ang question ngayon, what is the dimensions of the rectangular piece? Okay, let X represent the width and Y the height of the rectangle. So, kaya pag kinuha natin yung diagonal or yung tinatawag natin na perimeter, kasi ang X natin ay width at ang Y natin ay height. So, di ba pag kinukuha natin ang perimeter ay 2 length plus 2 width. Okay, so 2x plus 2y equals 28. 28 inches yung kanyang perimeter. Then, by the given perimeter and the equation of the circle, so equation naman ng circle, ang sabi ay, ang equation ng circle, x squared plus y squared. Ngayon, bakit 10 squared ang ginamit natin as a ratio? Or as a radius. Kasi di ba ang radius kasi ay half ng diameter. Kung given ang diameter, so para makuha natin ang radius, kalahati lang yon ng diameter. So since ang diameter ay 20, pag kinawa natin yung half noon, magiging 10. So ang radius natin ay 10 square. So yung x squared plus y squared equals 10 squared. Ito ngayon yung ating
equation of the given circle. Okay, so manipulate muna natin itong 2y, 2x plus 2y equals 28. Lahat yan ay all over 2. All over 2. So, ang mangyayari na lang ay x plus y equals 14. Then, solve natin for y. So, we have y equals 14 minus x. Yung x lang sa left ay dadalhin sa right, magiging minus x. Then, compute natin itong x squared plus y squared. Ang kanya radius ay 10, so magiging 100. Okay? Then, gamitin na natin itong y. Sa first equation, substitute natin ngayon doon sa y ng second equation. Okay, so x squared plus y squared equals 100. Bring down x squared. Instead na y, palit na natin yung 14 minus x. Then square equals 100. Then manipulate na natin. Bring down x squared. Then square natin itong 14 minus x. 14 square, 196. 2 times 14 times negative x. So, meron tayong negative 28x. Then, negative x square, positive x square. Then, bring down 100. Then, solve natin. Pagsamahin natin yung dalawang x square, magiging 2x square. Then, bring down negative 28x. Bring down positive. Ito, ba't naging 96 na lang? Kasi itong 100, pag dinala natin sa left, magiging minus 100. So, 196 minus 100, magiging 96 na lang. Then, equate to 0. Magiging 0 na yung right side. Okay? Then, mapapansin mo, lahat naman ng constant doon sa ating mga variable ay divisible by 2. So, lahat yung pwede natin divide by 2. So, left and right, pwede nating i-divide by 2 or multiply by 1 half. So, mangyari ngayon, 2x squared over 2x squared na lang, negative 28x divided by 2, negative 14x na lang, 96 divided by 2, magiging 48 na lang. And 0 divided by 2 is still 0. Then, mapapansin mo yung ating equation ay factorable. So, meron tayong factor ng 48 na equal sa negative 14. Yon ay ang negative 6 at negative 8. Kasi negative 6 times negative 8, positive 48. Negative 6 plus negative 8, negative 14. So, clear. So, ngayon, ang value na x natin ay isang positive 6 at yung isa naman ay positive 8. When x is 6, gamitin natin sa ating first equation. Ito, kapag daw ang x ay 6, so ang y natin ay magiging positive 8. Check, 14 minus 6. Therefore, the dimension of the rectangular piece are 6 centimeter by 8 centimeter. Ayun na, so nakuha natin yung final answer. Okay? Ang pinakasagot natin, ano yung dimension ng rectangular piece? 6 centimeter by 8 centimeter. And that's it. Okay, for example number 3, the difference of two numbers is 12 and the sum of their squares is 144. Find the numbers. Okay. If x and y are the two numbers, then we have the resulting system. So, sabi dun sa ating question, the difference of two numbers is 12. At yung square naman daw nun ay 144. So, ilagay natin into equation. X minus y equals 12. Then, yung square ng each number ay 144. So, x squared plus y squared equals 144. Again, ito ay magiging system of nonlinear. Kasi meron tayong linear at meron naman tayong circle. Okay? Then, manipulate natin yung first equation. Yung first equation natin by y. So, transpose lang natin yung y. So, mangyayari ngayon ay y equals 12 plus x. Kasi yung y lang naman ang malilipat. Okay? So, yung y ang malilipat. Or rather, pag nilipat yung y, dapat pala magiging ano to? Oo, no?
Magiging x. So, ayusin natin ito. Wait lang. Okay, so if x and y are the two numbers, then we have the resulting system. So, yung ating first equation, ang difference daw ay 12. So, x minus y equals 12. Ito ngayon ang ating magiging first equation. At yung second equation daw, their sum is 144. So, the square of their sum. So, meron tayong x square plus y squared equals 144. Then, manipulate natin yung ating first equation into y. So, yung negative y, pag dinala natin sa right side, magiging positive y. At yung 12, pag nilipat natin sa left, ay magiging x minus 12. Gamitan lang natin ang tinatawag natin commutative. Okay? Then, meron na tayong y. Gamitin naman natin itong y na ito. Substitute natin doon sa second equation sa y squared. So, meron na tayong x squared plus y squared equals 144. Bring down x squared. Plus, instead na y, gamitin natin yung x minus 12 square. Then, bring down 144. Bring down x squared. Then, square natin yung x minus 12. X times x, meron tayong x squared. Then, 2 times x times negative 12, meron tayong negative 24x. Then, negative 12 square, positive 144. Okay, then, eliminate na natin itong 144 kasi parehas naman sila. So, magsisiro na yan. Then, yung, yung x squared and x squared, magiging 2x squared, bring down negative 24x. Then, pwede natin, yung common factor nila ay 2x. Sa factor out natin yung 2x, sa meron tayong 2x, quantity x minus 12. So, magiging 2x, dalawa yan, 2x equals 0. So, yun yung first, at ang x ay 0. At yung second naman ay yung x minus 12, which x 12 equals 0. And x is positive 12. So, dalawa yung ating x. Kaya ngayon, pag sinoldo natin yon, when x is 0, dito sa ating original, when x is 0, ang magiging y ay negative 12. Dahil 0 na itong x. Yeah. So meron tayo, when x is 0, y is negative 12. At kung x naman ay 12, 12 minus 12 is 0. So kung ang x ay 12, then y is 0. So, yung final answer natin, giving us the ordered pairs, meron tayong 0, negative 12, and 12, 0. And that's the answer. Singapore.